Diyan hinulog ng mga babaeng slave ang mga boxes of treasure sa bundok na yan. Dating kampo ng mga Japanese Imperial Army. Good morning mga ka-TH, mga ka-Alpha. Nandito naman tayo sa another vlog. So hindi pa nakapag-subscribe dyan, like and share dan Yamamoto po yung YouTube channel natin. Nakapasyal ako sa isang lugar ng Southern Leyte, Padre Burgos, sa ilalim ng tulay na mayroong nakapagsabi sa akin na kunan daw ng quick deposit ng giveaways. At saka hindi nila natuntun kung saan yung exact deposit ng quick ng giveaways, ng quick deposit. Nung makita ko yung arrow pointer sign, ayan, arrow pointer sign, tapos sa itaas mayroong box of treasure na light white, na rectangular, tapos may dot, around 7 meters sa likod ng bato, sa wool, ng parang ng bumbong ng ano, bato. May ano yan dyan, may cross sign. At saka sa under lang ng cross sign, nandoon yung 1 box na quick deposit. Tapos ano yan dyan, ang nakakuha dyan is ano, hapon. Nagpaano lang, nagbalat kayo ng huli ng dragonfly ng Alindanao. Para mag anuhin niya. Yun pala, yun ang target ng 3ATH dyan. Na Japanese. O ano mang, o Pilipino bang treasure hunter nagpunta dyan. Kaya, well known talaga yan sa lugar na yan. Yan ang cross sign. Under lang, mga 1 metro lang. Oh. Tapos mga around 3 to 4 feet. 1 fathom o 6 feet. O 3 feet. Bottom, ano lang, bottom deposit lang. Basta quick deposit, giveaways, 3 feet lang yan, bottom depth lang. Yan, nireading ko na yan, pagbaba ko sa magtulay, sa wall ng malaking bato, may arrow pointer, tapos may light box sa itaas, yun ang isang kahon, hiwatig. 7 meter lang yan, mga ka-TH, mga ka-Alpha. O yun ang ano niya, directional niya, pointer. Kung makikita kayo ng ganyan, hanapin nyo na sa paligid. 3, 5, 7 meter lang yun. Palagi yun, may cross sign down. Yan ang cross sign, hindi talaga makikita masyado yung grip yun. No? Cross sign niya siya. Na doon yung deposito sa ilalim, 1 box. Quick deposit lang. Ulitin ko, pag 3 feet makuha yung quick deposit, is bottom. Bottom yan siya, 3 feet. Pero pag 6 feet, fathom. 6 feet yan. 1 fathom equivalent to 6 feet yan siya mga ka-H, mga ka-Alpha. Nabigla ako nang mariling ko yan. Tinuha ko nandito. Nandiyan ang deposito. Sabi lang, wala na yan sir. Nakuha na yan. Ganun ba? Sayang naman. Buong buhay naman. Bakit ngayon ako nakapunta dito? Meron na sana tayong mano. Madala sanang ano, grasya ng Panginoon. So, yun lang mga ka-TX. After dyan, lumakad naman kami ng ano, 6 hours. Mata sa isang sinabi daw, lakari namin na 6 hours. Patungo sa isang site naman na may, sabi nila na ano daw, mismo lola nila ang naghulog sa mga boxes sa ano, butas ng bundok. Sa bundok mayroong butas. Kasama ko dyan si ano, Dudong Tagum. Yan, naka-black yung kalo niya. Yan. Blue yung damit niya. Ano yan siya, pag maapakan niya yung kayamanan, hindi niya sinasadya. Biglang sisigaw yan siya. Ano din yan, gift from God din ang talent niya. Nakapaano na din yan, nakadali na din ng mga ano dyan, ng mga quick deposit yan si Dudong Tagum. Yan. Ayun siya, Dudong Tagum. Kaya ngayon, ginawa namin, nag-convo kami. Combine force ang ginawa namin dyan. Siya ang unang mag
sorbi sa area, maglakad-lakad sa mga madadala mo, yung sinisigawan niya, hindi niya talaga no, manindig yung balahibo niya, at saka biglang sisigaw yun. Yan na yung code ng southeast, 135 degree exit ng tunnel bunker. Yan mga kapwa ka-TH. Ito na yung ano, exit of the tunnel, southeast, 135 degrees. Tapos may daan siya papunta sa west, sa target of interest niya na color blue, Cavite o void space bunker. Yan ang layout na nakita ng scanner natin. In-illustrate ko lang through pantomime kung maano ko yung para maintindihan ng mga ano natin, kapwa ka-TH natin, sa wala pang alam kung paano ginawa ng mga Japanese yung bunker. Yung red na yan, yan ang target of interest na radiation na sa Cavite o void space room. Tapos yung yellow na parang ano, daan, yan ang tunneling niya. Yung exit yung 135 degree, bato yun ang tinabon doon sa video natin. Pinakita ko lang yung illustration para maintindihan. Itong illustration 3 ko, 4, yung itim, yan ang dyan hinuhulog yung mga boxes noon ng mga babae na slip na lula ng living witness, saka yung tunneling yung sa exit, yung yellow green, yung yellow at saka no, black. Yan ang illustration na dyan diretso ang hulog ng mga boxes treasure sa bunker na Cavite void space. Diyan sa butas na yan, nulog ng mga babae na mga slip na living witness ang mga boxes of gold ng ginto sa bunker na yan. Butas na yan, diyan na butas hinulog. Ka-TH, mga kalpa. Ito na yung 6 hours na nilakad namin. Nasa 10 kilometers ang layo. Marami kami naglakad dyan kasi yung sasakyan hindi na makaabot sa area. Ito na yung exit of the tunnel. Bato ang kinabon. Yan na ang ano, bungad ng exit of the tunnel. 135 degrees yan. Pero hindi dyan yung sentro ng kayamanan, nasa malaking bato na may pintura na color white yung ano, direction under bunker deposit. Kasi dyan may living witness na bumalik. Mismo lula nila ang naghulog sa mga boxes ng mga treasure gold sa bundok na yan, kasi dating kampo ng mga Japanese ang area na yan. Southern Leyte pa rin, Padre Burgos, yung area dyan. So yan ang exit. Pwede dyan sila dadaan pag i-retrieve nila yung bunker. So estimate ko, nung tinanong ko sila sa bandang west, Kanluran, may lupa na bumagsak dyan. Sabi nila, mayroon sir. Tapos may malaking bato. May nakaukit na star. Star means poison. Mahirap yan daanan. Kaya, wag tayong dadaan dyan. Dito, hanapin natin yung exit. Southeast. Kaya, ginamitan ko ng kumpas. Dyan banda. Nandyan ang exit. Nang pinuntahan namin, tama. Andiyan talagang exit sa southeast. Bato ang tinabon. Pero yung sa may entrance, sa may west banda, yung may star ang malaking bato na kaukit. Hindi ko napuntahan yun kasi masukal ang
area, may mga ano daw, may mga maraming mga ano daw, ahas. Hindi naman tayo matakot sa ahas. Bitsin lang, ajinamoto lang katapat dyan sa banakon, mga kubra, sawa, ano pa dyan. Bitsin lang yan, ilagay mo sa kagat nila. Hindi ka talaga maano dyan, maano ng kamandag, ng kubra o banakon. Pag malagyan mo ng ajinamoto ng bitsin. Ayan na si ano, my friend, yung Tagum, the legend. Yung sabi ko na maapakan niya yung tema ng Bulansigaw. Yan naman ang isa, another exit. Ang bahan ng ano, dinamay, bro. Dinamay. Iberitero sa lang mo. Kanay, ipabutan man yung ugwan, dinamita. Ano ng bato. Sabi ko, tama naman na hintuan nyo yan dyan butas na yan. Pabutan na yung dinamita na eh. Kasi delikado diyan kayo ma ano mano sa dinamita to sa trap diyan area na yan diyan hinuhulog yung mga boxes nung panahon halos ng mga babae na mga Pilipino ang slip ang naghahatak ng mga boxes diyan para ihulog sa butas na yan. Tapos iba naman mga Pilipino doon sinalim ng bangker. Dililogi ang takaw, bro. Ano yan? Inahakot nila. Dili high tech ang gamit, di katultol, bro. Tapos around 50 feet. Di katultol. Dili high tech. Sa west banda na bumagsak ng lupa. So, ah, bingo. Ano na? Kuyo na ganang gamit. Hingko na. Malalim-lalim din itong bangker na to. Kuyo na. Kaya hindi basta-basta ito pag i-retrieve. Kasi malaking pirang gastusin dito. Ang okay. Mabuti dito, mayroon talagang living witness. Uy! Na sila mismo, lola niya mismo ang naghulog sa mga boxes at nakita naman doon sa video natin na nandoon yung butas na tinabunan ng bato. Yan, ano, yan ang sabi ko pintura na ito white. Ito na yung landmarks area. Sa ano yan, sa sekreto kung saan dyan, makikita yung pintura. Exit. Nasa west banda yung ano dyan, entrance. Nakapintura yung so, masalimuot, hirap daanan kasi may star. Nilagyan ng pintura yan. Oh. Ikaw naman pintura yung tukin ka, diba? Makikita ka ng ano, hindi yan lumot. Star. Pintura talaga yung chemical. Kaya hindi mabuti daanan marking dyan. Marking itong bato na to. So, sa exit sila dadaan, kunin na yung bato, sundin yung butas, tapos kasi pinasabugan ng ito, exit ng ano, dynamite. Kalagay natin bump, ulo ng pawikan. Yung butas doon. Ulo ng pawikan. Naka, ilabas lang. Nakatingin si Lalim. Si Lalim. So, tunnel ang tinitingnan. Yan, tinuro ko na yung bato na patulis. Yes, sabi ko, under yung treasure dito. Di naghukay sila dyan. Di nila maabot yan. Kasi nasa isip pala, mababaw eh. Tapos yung binangga nila na kayamanan na treasure deposit, bangker. Bangker kasi kampo ng Japanese. Halos mga babae ang naghulog ng mga boxes dyan. Bato na to. May ito mga lalaki din nandun sa ilalim ng kuibak ng cross tunnel. Sa ilalim yan na mayroong cross tunnel. Kasi hindi mahirap sa mga Japanese ilalim. Pagbaon ng mga kayamanan. Naku, bangker ang mayroong dito kasi ako sa Calatrava, itouch natin yung dito. Negros. Gusto Negros, nilang magtayong tower dito ay yung dito. Ano yun? Ano daw? May bomb daw na chopper ang sinasakyan. Bumabari na ng 100 feet. Kung medyo malambot yung lupa, hindi ba bato? 200 feet, 300 feet, kaya pa naman dyan ibari na ng bank. Tapos, pagdating doon ng 100 feet, biglang sasabog. Ang Diyos ang Ama na may likat sa mga bantay dito. Doon sa 100 feet na mumabari na, yun ang magiging hindi naman tayo pinahirapan sa paghanap open cave, open tunnel. Doon na pinatago ng mga Japanese yung kayamanan. After nyan, pag may buong butas na agi sa dinanan ng bank, hulugan ng mga ano, ng mga bato. Ang maghahakot naman yung mga 6x6 nila, yung GI na tinatawag. Then, eroplano naman, magbubuhos ng chemical para lalambot yung bato at titigas